Hello, Great Falls! Welcome back sa Charlene's TV. Madalas kong mabasa sa mga topic suggestions ninyo ang tamang paggamit ng 2 at ng 4. Well, dahil dyan, i-discuss natin kung paano ba dapat ginagamit at kailan dapat gamitin sa pangungusap ang 2 at 4. Kung gusto mong malaman, stay tuned! Ayan, bago ko talakayin sa inyo, tingnan muna natin kung hanggang saan ang alam mo, Grateful. Tingnan nga natin. I will buy a loaf of bread for or to breakfast. The correct answer is 4. Next one. This makeup brush is used for or to blending makeup. The correct answer is 4. Okay, kung tama or kung may mali ka man sa dalawang tanong ko na yan, well, ang video na to ay para sa iyo para mas maintindihan mo. Kasi ang prepositions, maliliit na words yan, but if you misuse them, then it will cause a lot of confusion and a lot of grammar errors in your sentences. So, let us start. So, unahin natin ang kadalasang paggamit ng 2 at 4 at yan ay ang pagpapakita ng dahilan. Number 1, to show reasons, yung mga dahilan. O, meron akong tanong. Why did she buy balloons? She bought balloons for her mother's surprise birthday party. So, yun yung sagot dun sa tanong. May isa pang tanong. Why are you in a hurry? I'm in a hurry because I need to feed my dog at home. Dun sa unang pangungusap natin, for her mother's surprise birthday party, 4 ang ginamit. Sa pangalawa, to feed my dog, 2 ang ginamit. Bakit kaya ganun? Mukhang komplikado pero simple lang naman ang paggamit. Ginagamit natin ang 2 kapag ang dahilan ay verb or salitang gawa, action. Katulad nung nandito sa example natin, to feed the dog. Yung feed ay verb, salitang gawa yan, kaya ang ginamit natin ay preposition 2. At gagamit naman tayo ng 4 kung ang dahilan or ang sagot natin ay noun. For my mother's birthday party. Yung birthday party, yan ay noun. Pangalan yan ng tao, bagay, lugar, pangyayari, hayop. Kaya for ang ginamit natin. Ulitin ko ha, we will use 2 if the reason is a verb. And we will use 4 if the reason is a noun. Alright? So kapag tinanong niyo ako, Ma'am Charlene, why do you upload educational videos? I may answer you because I want blank teach you some important English lessons that you may use in your daily lives. So, ano yung dapat nating gamitin na salita? 2 or 4? Tignan nyo ha, dun sa blank, ang kasunod na ginawa or gagawin ay salitang gawa. Teach, turuan. So, ano bang ginagamit kapag verb ang kasunod? 2 or 4? Tama, 2. Because I want to teach you. Alright? Or I may answer you in another way. I upload educational videos blank my learners. So, itong learners na to, ito ba ay salitang gawa? Hindi, ito po ay noun. Pangalan niya ng mga tao, learners. Therefore, ano ang preposition na gagamitin natin? 2 or 4? Ang gagamitin natin ay 4 kasi merong magbe-benefit, merong makikinabang nung aking educational videos. So, pag merong nakinabang, ang gagamitin natin ay 4. Alright, Great Falls, we are done discussing the most confusing part of the usage of the prepositions 2 and 4. So now, let us move on to the more specific usage of these words. First one, preposition 2. So we will use the preposition 2 if we are talking about either a direction. Alright, so if we are talking about a destination, a movement, or a direction, we will use the preposition 2. Example, do you always take jeepney to work? So meron tayong destination. Dito, ang destination ay yung work, kaya ang ginamit natin ay 2. Merong destination mula sa bahay nila hanggang doon sa work niya. So, 2 ang ginamit na preposition. Another example, if you think there's a mistake, you should talk to your teacher. So, ano o sino ang destination natin? Ang teacher. Ulitin ko ha, ang number 1 na paggamit ng preposition na 2 ay if there is a destination or if there's a direction. Next, I don't want to go to the party. Ang destination ay yung party, kaya 2 ang ginamit natin. I sent a friend request to my idol. Ang destination ay yung idol. It's only 5 hours drive from Nueva Ecija to Bulacan. 2. Dahil from Nueva Ecija, meron tayong destination papunta sa Bulacan. Kaya 2 ang ginamit. Going to Spain is my greatest dream in life. 2.
Second one, we use the preposition to indicate the start and the end of a certain schedule. So, yung umpisa sa kadulo ng mga schedule. Example, the curfew is from 6 p.m. to 6 a.m. Yan, familiar tayong lahat dyan. So, to ang ginamit kasi duration yan. Yan yung time frame na binabanggit natin. I teach online Monday to Friday every week. So, mula Lunes hanggang to Friday ay nagtuturo ako online. Third one, we use to show our choice. Kung meron na tayong napili o meron tayong mga bagay na mas preferred kumpara sa ibang bagay. Example, I prefer oral recitation to writing activities. Anong mas gusto niya? Yung oral recitation o yung writing activities? Yung oral recitation. Kasi nga, naipapakita natin yun sa pamamagitan ng paggamit ng to. Another example, my mom prefers brand X detergent to brand Y detergent. So, anong mas gusto ni mom? Brand X detergent. Tama yan. And fourth one, we use the preposition to indicate limits. Yung mga hangganan. Tingnan natin tong example. My insurance coverage is up to 500,000 pesos. So, kapag ganito na nagbibigay tayo ng limit, ito ngayon 500,000 pesos, kadalasan, ang to ay merong kapartner na up. Eh, katulad din ng sa buy a raffle ticket and you can win up to 25,000 pesos. So, tama yon. Okay, grateful. I hope na may naintindihan na. Sunod naman natin ang 4. Kailan ba natin ginagamit at paano ginagamit ang 4? First one, we use this to indicate a benefit. So, merong makikinabang. Example, avocado is good for your brain. So, anong makikinabang? Yung brain mo. Okay? 4. Your brain. Another example, this letter is for your mother. So, sino ang makikinabang kanino mapupunta yung letter? Kay mother. Kapag ganun, ang gustong sabihin ng pangungusap natin, ang gagamitin natin ay for. Katulad na lang din ng, I made this video for you, grateful. So, dapat meron kang matutuhan na kasi para sa itong video na to. For, sino ang makikinabang ang gratefuls. Okay? Another example, Dr. Jose Rizal wrote the poem sa aking mga kababata for the Filipino youth. So, sino ang nakinabang dun sa poem? Para kanino? Ito ay para sa Filipino youth, kaya ang ginamit natin ay for kasi merong beneficiary. May makikinabang nung isang action or nung isang bagay na ginawa. Last example, can you fill out this form for me? So, tanong ito pero may makikinabang. Sino? Ako. Kasi for me, di ba? Kaya for ang ginamit natin. Second usage of the preposition for is to indicate a duration of time. So, kung merong time frame na binabanggit, yung merong hangganan na ito yung time na yon, ang gagamitin natin dyan ay for. Example, I have been vlogging for a year. So, ito yung time frame na yon for a year. Kasi yun yung span na nagvlog ako. Kaya for ang ginamit natin na preposition. Next example, they have been taking the examination for 2 hours now. So, ano yung time frame? 2 hours. At ang ginamit natin ay preposition for. Another example, my sister waiting for the delivery of her parcel for a week now. So, isang linggo na naghihintay ang kapatid ko ng kanyang shipment. So, for a week kasi duration ng oras ang pinag-uusapan. Third usage of the preposition for is to indicate the purpose or the function of a certain thing. Okay? Kung paano ba ginagamit yung isang bagay. Example, what is that thing for? Ano to? Itong bagay na to. It is used for recording my voice. So, mapapansin ninyo, for, tas ang kasunod niya ay verb na may ing. Kasi yung function ang pinag-usapan natin. Recording my voice. What is that for? This is used for removing the excess oil on my face. Another example, what is that for? This brush is for blending makeup. So, for, tapos yung verb na may kasamang ing, kaya maipapakita natin yung purpose. Okay? What is this video for? This is for learning English language. Alright? Alam nyo ba na ginagamit din ng to at for sa parehong pangungusap pero mag-iiba ang ibig sabihin? Para maging familiar kayo, tignan natin tong dalawang samples na inihanda ko. First one, I brought lunch to my teacher. To ang ginamit natin kasi may destination. Ano ang destination o sino? Yung teacher, papunta sa teacher. Okay? Next one, I brought lunch
for my teacher. Okay, so for ang ginamit natin dito kasi may nakinabang yung teacher. Okay, so itong una, I brought lunch to my teacher, pwedeng ipinadala lang sa akin. Kunwari, baka galing sa guard, iniwan dun sa guardhouse, dinala ko lang papunta doon sa teacher ko. I brought lunch to my teacher. So it doesn't necessarily mean that I was the one who prepared the lunch for her. Alright? But when I say I brought lunch for my teacher, it means that I exerted some effort to bring her lunch, okay? So kapag sinabi na I brought lunch for my teacher, ibig sabihin galing sa bahay namin, galing sa bahay, o ako bumili ng lunch na dinala ko sa teacher ko. Okay, next example, I sent an email to my mom. So it means that there is a destination. So the email is from me and I sent it to my mom. So there is a destination too. My mom. Next sentence, I sent an email for my mom. So for my mom, it means that the beneficiary of the action that I did is my mother. Alright, so she's the one who received a favor from me. Gumawa ako ng pabor para sa nanay ko. Nag-send ako ng email para sa nanay ko. Ibig sabihin, baka ibang tao yung in-email pero ako ang nag-send kasi baka hindi marunong yung mama ko o kaya wala siyang connection kaya ako ang nag-send para sa kanya. I sent an email for my mom. There we go, Gratefuls! Yan ang lesson natin tungkol sa preposition 2 at preposition 4. And let's have a quiz para makita ko kung may natutuhan kayo. Alright, Gratefuls, huwag mahiyang isulat ang scores ninyo sa baba. And I hope that you learned something from today's video. And I just want to remind you that in speaking English, you don't have to be perfect. And even if you will interchange the 2 and the 4 accidentally in your spoken English, it doesn't necessarily mean na ipapahiya ka ng mga kausap mo. Huwag naman ganun, ano? Tandaan natin na stop smart shaming. So tayo sa isa't isa, hayaan nating matutong mag-English ang ating mga kapwa. Hayaan natin silang i-apply yung mga natututuhan nila sa iba't ibang mga platforms. And that's all for today. You have a good one. Bye-bye! Ayan, shout out sa mga Gratefuls na nanonood all over the world, to the moon, to the earth, and its axis. Hi kay Kuya Gerson Cabaylo. Thank you so much po, Ma'am Charlene. Enjoy na enjoy po ako at nadagdagan na naman ang aking kaalaman about sa English. Pa-shoutout naman po from El Nido, Palawan. Mabuhay po kayo. Napakalinaw po, Ma'am. Marami na akong natututuhan sa channel mo. Keep uploading. Pa-shoutout po. God bless you. Hi, Kuya Gerson or Gerson. God bless you po dyan sa El Nido, Palawan. Ingat palagi. And si Yes as Talent. Thank you, Ma'am Charlene. Pa-shoutout po sa mga taga Montalban, Rizal. Hello sa mga taga Montalban, Rizal. Kumusta po kayo dyan? At kay Tito Patrick TV Show, pa-shoutout po watching from UAE. I got a perfect score. More videos to come, please. Sana gumawa pa kayo ng videos. Marami po kayong matutulungan. Hello, Tito Patrick. Kumusta po kayo dyan sa UAE? Sobrang init din ba katulad dito sa Pinas ngayon? And that's all for today, Gratefuls. I hope na meron kang nabaon na bago na namang kaalaman mula sa video natin. And see you! Pili ka ng gusto mong panoorin. You have a good day! Bye-bye!